Yan, yan po yung O-Mark sa ating timing gear. Yo, ayan o. O-Mark. Yung isa, nawawala dun. Ito lang yung mali nila dyan, mga idol, no? Ayan. So, yung O-Mark na ito, punasan ko lang. Nakikita nyo ba yung O na to? O? Saan nakikita nyo? Ayan o, may O-Mark dito. O, O. Ayan. So, ang nangyari, yung O-Mark napunta sa taas. Dapat dito sa baba. Yun po yung kanyang timing, mga idol. Ngayon, nawala na po sa timing. Kaya, umaandar. Tapos, wala. Walang, ano yung andar talaga. Sabi kasi na may ari umaandar daw. Tapos, namamatay. Tapos, hindi na daw umaandar. Napapago na siya kaka-kickstart. Bagong overhaul daw, mga idol. Kasi, ang may problema, no, mga idol, mali lang siya sa pagta-timing. Ganito yung tamang pagta-timing. Yung O-Mark na yan, tapos yung O-Mark dito, yan yung pagtatamain natin. Malapit ko kayo, ha? Ito. Yan, O na yan. Nakikita nyo, may O, diba? Ito. Okay? So, ilalapat natin yan dito. Yan, yung O-Mark dyan. Tapos, yung O-Mark sa taas. Ay paglalapat natin. Ayan o. Nakita nyo ba? Ayan yung O sa taas, tapos yung O sa baba. Ayan, naglalapat po yung kanilang gear. Ganyan po yung saktong pagta-timing, mga idol. Ayan. Okay? Then, ibabalik na natin yung yan dito. So, yun po yung naging dahilan nito, mga idol, kaya sinukuan ng dating may-ari, no? Siguro dini-IY niya lang to, no, mga idol, no? So, siya lang po yung gumawa o ipinagawa niya o baka ipinagawa niya, tapos yung gumawa naman ay mali yung pagta-timing ng timing gear, kaya hindi umandar. Kasi kung mapapansin niyo, ginastosan talaga, no? Bago po yung headlight. Ayan, binilan po ng bagong gulong. Kita niyo naman, di nagamit na maayos, no? Sa kabila, wala na pong gulong doon kasi tinanggal niya, no? Inarbor. Tapos, guys, sabi ko, bago po yung connecting rod, bagong rebor, tsaka malinis po yung mga parts niya dito sa taas, no? Bago din po yung carburetor. Yun po yung pagkakasabi niya. So, bago rin po yung harness, ayan o. Bago regulator, bago yung mga harness, mga idol. Okay, so naluma na lang, bago po stator. Ayan, bago stator yan. Halata kasi yung bago na natambay lang. Ayun, makinis po. Okay. So, yung nangyari nga dito, kaya hirap siyang paandarin kasi mali po yung timing. No? Alright. Sinukuan niya, which is mali lang pala yung timing. Ito may problema dito pero po pwede pa yan. No problem yan. Magagawa pa yan ng paraan kasi naka-timing naman, naka-tap. Okay? So, tutugma pa rin yung trigger ng kuryente. Okay? So, yun. Assembly na natin. Bubuhin na natin yung part na yan. Tapos yung ibabaw. Tapos itratry natin kung mapapandar natin to, no? Kung mapapalabas natin yung kuryente. So, ayun mga idol, no? Bumagsak po yung stand natin. Kaya, diniretsyong kabit ko na lang yan, mga idol. Okay? So, naglagay na po tayo ng piston dito, tapos nilagyan natin ng oil yung mga ring, no? Tapos naglagay na rin po tayo dito ng oil, tapos binasa na rin po natin yung connecting rod ng oil. Ayan. Ayan, basahin pa natin yung connecting rod para suwabe, mga lods. Yan, no? Yan. Yan, nalagyan natin ngayon. Tapos ngayon, isasalpak natin po yung kanyang gasket. Tapos yung board dyan, sasalpak na natin. Dito na isalpak ko na rin po yung kanyang stator. Tapos pinalitan po natin ng ring, no? Ito po yung o-ring niya. Pinalitan natin. Yan, isalpak na po natin yung bore. Ayan, pasensya na kayo mga idol, no? Hindi yun na po natin nalinisan dito sa part na ito. Mamaya natin ito lilinisin, no? Pag ma-assemble na natin.
Pero yung loob niya nalinis na natin, okay? So ilalagay na lang natin yung head para mabuo na natin. Inulit ko, wala tayong taga-camera ngayon. Umagsak yung aking pad, tripod, kaya ipapakita ko na lang pag naikabit ko na. So yung mga idol, nabuo na po natin yung kanyang head. Ayan, yung boro tsaka yung head. Ayan, tapos yung dito sa part na ito at na-timing na rin po natin. Okay? So, ipapabukas ko na to mga idol kasi medyo gabi na. Ayan, tapos ayusin pa natin yung kanyang wiring connection. Che-check ko yung kanyang wiring connection. Pero naikabit ko na rin po yung kanyang carburetor. Ayan, okay na. So yung mga idol, ito na po yung TMX at meron na pong takip. So pinalitan na po natin yung kanyang gulong, surplus lang din pero maganda-ganda na rin. And so dito sa disc brake na ito, may tutorial tayo niyang paano magkabit po ng disc brake sa mga ganitong TMX. So may conversion tayo diyan. Yan po rin kasi yung pinakabit ng may-ari, no? Na gulong. Ayan, no? So, yun na po yung kanyang TMX. So, gaya na sinabi niya, isave lang yung mga dapat isave. Ayan, okay. Carburetor. Ah, malinis na, no? Hindi kagaya nung umpisa na napakadumi. Alright. So, papanda rin natin. Idol, no, at makita nyo naman umaandar na po yung kanyang TMX na motor, no? Ayan. At nandito siya kahapon, kinikickstart niya. Yun nga po dahil medyo nasa LGBT yung ating idol, no, LGBT community, ay hirap po siyang i-kickstart. Ang sabi niya sa atin kung pwede daw malagyan ng starter, no. Sabi ko sa TMX mahirapan tayo maglagay ng starter, no? Marami po tayong babaklasin, maraming papalitan. Ang sabi ko sa kanya, kung meron kang ekstrang makina, mga CG or Rusis, Kaigo, Howju na pwede natin magamit, ay gagamitin natin para ma ano lang natin yung kanyang request na
mapalitan. Pero may problema, mag-iiba talaga, no? Malaki yung pagkakaiba. Okay? So ngayon may dinala siya sa ating makina. Ayan, Haoju. So ito yung gusto niyang ipasalpak doon. So magagamit natin doon yung kanyang head at saka bore. Yung buong transmission, yung buong assembly nito, ito yung gagamitin natin. No, yung maganda lang dito sa audio na ito, malakas po yung kuryente nito, no, kaysa doon sa stock po ng TMX, no. Malakas po yung charging nito. Tapos may mabagoy po tayo sa kanyang wiring, gagawin na nating full wave kasi ito nga yung gusto niyang maayos yung kanyang starter kasi gusto niya po start na lang. So abangan nyo po sa ating next video, assemble natin yun at ikakabit natin ito. Alright, so ganito lang muna yung video natin mga idol, no? Pagbibigyan natin yung kahilingan ng ating tropang LGBT para po sa kanyang TMX na gusto niya buhayin kasi ito lang naman niya ginagamit to sa bundok, no, sa interior barangay kasi sila mga idol, eh, no. Ayan, so okay lang sa kanila kahit na hindi na po yung original na makina. Ang importante, nag-start at hindi sila mahirapan panda rin. Alright, so dito lang muna tayo. Peace out na mga katropa. Bye-bye! Sinulit ko, pagbibigyan ko po yung kahilingan sa atin ng ating idol. Okay? So peace out muna. Bye-bye!